ko yun kasi nakarating na yung balita sa akin eh. Umiyak siya bigla. Siya dun siya. November 13, pinahiya yung apo nyo at pinalabas sa classroom. Opo. Bakit po? Dahil lang po sa card na hindi niya po nadala at isasoli sa teacher. Yun lang? Yun lang po. Oo. Tapos meron pa kayo sinasabi na binabatukan pa yung apo nyo? Opo. Nung mga previous na ano, kasi hindi nagsusumbong yung apo ko, yung previous na mga ginawa niya sa apo ko, doon ko lang nalaman nung nagsumbong na tong apo ko na yung kung anong ginagawa sa kanya. One time doon na nag-ingay yung apo ko, tinuktukan niya ng ganun sa ulo, tapos sabi nung classmate niyang kambal, tinutuktukan ng sukla yung apo ko. Kaya pala nata kay mami niya, nung pinaligon, medyo may sukat-sukat sa ulo. Oh. Ito ho ba ay naiparating niyo na sa principal? Opo, sir. Yung principal naman po, nagano siya na kung anong gusto ro namin mangyari. Okay, ano po sinabi niyo kay principal? Sabi ko, isa lang po, sir, ang gusto ko mangyari diyan sa teacher na yan, na mabigyan siya ng leksyon dahil yung ginawa niya sa apo ko hindi makatarungan. Correct. Kasi malaking ano yun eh, yung impact nun sa apo ko, matutroma siya. Although ang sipag ng apo ko, pumasok, matalinong bata. Andyan sir yung card, kahit ngayon papakita ko siya, dala-dala ko. Sige po. Na dahil lang sa card na yun, pinalabas niya yung apo ko, binalibagan niya ng upuan. Ilang minuto niyang inistay yung apo ko sa labas. Ang sabi niya, nakalimutan niya raw balikan kasi nagsulat na siya sa blackboard ng lesson niya. Opo, ayan okay. Po yun, sir. Ayan yung teacher, yung naka-red na yun. Yung naka-red na teacher. Opo. Yung teacher. Ayan yung apo nyo. Opo, yung pinalo. Ayan, sa labas. Ayan, galit na galit siya. Iniwan buti siya. Buti na may CCTV para hindi niya maitanggi. Sinabi niya na manigas ka dyan. Ayun, yung apo nyo nakaupo ron. Opo. Ayun, pinagtitinginan ng mga estudyante. Opo, ang daming, di ba, yun. Pati yung parents na yun, napalingon sa kanya. Napaya nga talaga yung bata dyan. Yung apo nyo, iyang hiya sarili at nakayoko. Opo. Nakausap niya na po yung guro tungkol dito? Opo. Ano sabi po? Noong una po dinideny niya na okay. Hindi niya raw yung ginawa sa apo ko. Nung sinabi ko na nakita ko po yung footage ng CCTV okay. Sa hallway. Kaya po, huwag ka nang tumagi. May ano po kami, ebidensya kami para. Ano po yung tugon niya doon? Yun, inamin niya na. Na yun daw ang pagkakamali niya, yung pagpapalabas niya sa apo ko. So, nung inamin niya na may pagkakamali siya, ano pong sumunod ng mga pananalitaan niya sa inyo? Yun lang po yung mingi ng dispensa na ano raw. Dahil dun sa ginawa niya. Mm-hmm. Sabi ko, ma'am, para sa akin, parang hindi kita mapagbibigyan sa ginawa mo sa apo. Kasi hindi matakatarungan yun eh. Sabi ko, dahil lang sa card, palalabasin mo. Pwede mo naman ka akong sabihan, Ryzen, bukas ng umaga, pagpasok mo, kailangan dala mo na yung card. Ganun lang sana yung magandang approach. Or tatawagan yung magulang. Opo, yun nga po sinabi ng witness na gusto mo tawagan ko yung daddy nito, padala namin yung card para maano. Huwag na, hayaan mo siya dyan, manigas siya dyan. Ay, parang pinag-iinitan niya talaga yung apo ninyo. Pero sir, ang ganda ng feedback niyan. Pag every time na magkikita kami ng teacher ng apo ko, tatanungin ko kung anong feedback. Sabi niya, mami, okay yung apo mo. Marunong yan sa klase. Baka mainit ang ulo niya ng mga oras na yun. Hindi ko lang po alam, sir. Ha? Kasi kung mainit man ang ulo, dapat din niya dinadala sa school. Correct. Kasi correct. May mga pupils siya eh. May tendency na sa init ng ulo niya, makadisgrasya siya ng estudyante. I agree. Miss Melita Limhuko, madam, andito po si Lola Salve. Bakit? Gusto ko kayo makausap. Gusto ko po makarating sa inyo, kaya ko po nirereklamo ito dito, magkaroon kayo ng leksyon sa hindi makatarungan na paggawa nyo sa apo ko. Dahil kung sa pamilya mo ginawa yun, siyempre maano mo rin yung kung anong nararamdaman ko. Opo. Ma'am, pwede kayong makasuhan kriminal, hindi lang administratibo. Ang mas matindi dito, 7610 child abuse. Kasi po, pinayain nyo yung bata, natroma yung bata, pasok po to sa 7610. Sir, yung pong nagawa ko, mali lang po sa disiplina, pero wala po kong intensyong saktan po yung bata. Wala po kayong physical na pananakit ginawa sa bata, pero ma'am, yung emotional, psychological na pananakit, dito kasi yung bata napahiya, nakayuko siya, at hindi natin alam kung ano pa talagang trauma ang naramdaman nito ngayon,
gawa nitong insidente. Kitang-kita naman po sa video, sa footage, na yung mga ibang estudyante nagsilapitan sa kanya, tinitingnan siya at siya'y nakayuko, hiyang-hiya sa sarili. So that's trauma by itself. And pag nagka-trauma yung bata dahil sa kagawan mo, meron kang kasong child abuse, madam. Sir, yung pong ginawa ko, ang intensyon ko lang po doon, bigyan ng disiplina. Wala po ko intensyon na saktan yung bata. Ma'am, hindi po ako pulis, ano? Opo. Pero nakikita ko rito, meron ka talagang intensyon na pahayain yung bata. Wala kang intensyon to abuse him physically, but emotionally and psychologically, the intention was there. Kasi nga po, ma'am, yung paglabas mo, dala-dala yung upuan niya at binagsak mo pa yung upuan, at galit ka, nandun pa yung facial expression mo, at pagkatapos, sabay pasok mo, at yung bata nakaupo doon, pinabayaan mo nakaupo doon, pinabayaan mo siya mapahiya sa kanyang kapwa mga estudyante, that by itself is child abuse. Sir, kung yun pong mali kong yun, ay hinihingi ko po ng sorry. Okay, sige ma'am, gusto mo humingi ng sorry kay madam? Hindi ko naman po intention na gawin yung sa bata na ganun. Humingi po ako ng pasensya, humingi po ako ng tawad. Ma'am, matanong ko lang po ma'am sa inyo. Ganun ba yun para sa inyo, yung tamang padisiplina ng bata kapag halimbawa nakalimutan lang dalhin yung card na as supposed to dapat ang ginawa nyo, tinawagan nyo po yung magulang na magulang, pumunta kayo rito, dalhin nyo yung card. Bakit kailangan pampahayain yung bata dahil lamang sa napakaliit na kasalanan ng bata? Na nasabay lang po yung dun sa away nila ng katabi niya. Nasabay na yung galit ko. Kaya yun po, napalabas ko po siya. Ma'am. Eh. Kung talagang yun ang nangyari, still, hindi pa rin yung ganong klaseng way na para yung bata ay disiplinahin at pahayain sa buong eskwelahan. Opo, sir. Diba? Pwede mo naman, ma'am, ang gagawin, ipapalipat siya sa ibang upuan. Okay. Kung nasa first row siya, ilagay mo siya sa back row. Naintindihan ko po, sir. Ba't pati yung ulo niya pinupukpok niyo raw ng suklay? Wala po kong hawak na suklay that time. Wala po. Ma'am, hindi po yun that time yung inaano mo siya sa ulo ng suklay niyo. Previous na po yun. Anay, kwento lang po yun sa akin ng classmate niya. Kasi yung mga time na yon, hindi ka nakocover ng CCTV, kaya kaya mong i-deny yun. Hindi makatarungan yung ginawa mo sa apo ko, kaya dapat mabigyan ka ng leksyon. Ano pong leksyon ang gusto niyo, ma'am? Gusto ko magpahinga na sana sa bahay nila. Yun ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, ma'am, doon po sa admin case, opo, matagal-tagal yon, hindi kami aasa dyan. Dito sa mabilisang kaso, child abuse, dito ka namin yayarihin. Pasensya na sa word. Yayariin ka namin dito. Kaya po, humihingi po nga ako ng sorry. Para balik ka rin natin ang sitwasyon. Akong gumawa nun sa pumuhingi lang akong sorry, papayag ka ba? Hindi makatarungan yung ginawa mo. Okay. Ang taas ang expectation ko sa apo ko, matalino yung bata yan. Malayo pang mararating yan. Ikaw nagsabi matalino yung apo ko. May pangarap yung apo ko. Sa ginawa mo sa kanya, sa takot niya sa'yo, baka mamaya tama rin ang pumasok yung apo ko. Although sipag-sipag na apo ko pumasok. May nararamdaman niya, pinapapasok namin yan. Dahil ayaw niyang umabsent. Tapos gaganyanin mo lang, ingi ka sa akin ng sorry. No, sorry. Parang awa niyo na po. Eh, ako na nga po humihingi ng sorry. Humihingi na po ako ng, ano, ng tawad. Please po. Andito po yung mami niya, tsaka yung witness. Eh, ito pala yung mother eh. Sige po. Upo ko kayo. Anong pangalan niyo po, ma'am? Ma'am Rosemary, narinig mo naman yung pag-uusap, nagmamakaawa tong si teacher. Ngayon, andito ka pala, so ikaw kasi magsasampa ng kaso, hindi naman si Lola. Kasi ikaw yung nanay. Yung pakiusap po ni teacher, ano sa palagay niyo? Kung ano naman po, naawa naman ako kung ipakukulong siya eh. Mag-ano na lang siya. Pahinga na lang siya sa kanila. Okay. Mawalan siya ng lisensya. Alright. Mali yung ginawa niya sa anak ko eh, pinahiya niya yung anak ko. Yung baling gusto ng tatay. Magandang hapon po. Saan pangalan niyo, sir? Jefferson. Sir Jefferson. Nagsalita na po si Mrs. Ang gusto niya raw, magpahinga na lang itong siguro. Tapos, ang pagkaintindi ko, hindi nasasampa ng kasong kriminal. Pero magpahinga na lang, tanggalan ng lisensya, huwag na makulong. Kasi naawa din naman daw siya. Kayo, sir, ano po yung salubin niyo? Pahinga na lang po yung teacher para po din na siya makapanak sa ibang bata. Okay. Ma'am, narinig mo po yung salita. Kalimutan niyo na po yung napag-usapan niyo ng Lola. Sorry, Lola, ha? Okay lang, sir. Respetuhin natin mga magulang. Sabi po ng both parents, tong tatay-nanay nandito, opo, hindi ka kakasuhan ng child abuse till ikaw na kusa mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC, ilalakad namin at sasangayunan mo para mas mabilis yung proseso na ikaw ay matanggalan ng lisensya. Or, isang option, ilaban mo sa korte, masasampa ka ng kasong child abuse. At para sa akin po, ma'am, kung ako tatanungin mo, malaking posibilidad na makukulong ka. Ano pong pipiliin mo doon, ma'am? Yun na lang pong decision ng father tsaka mother. Okay. Ma'am, punta kayo rito. Pag-usapin kayo para magpirmahan po sa barangay
at sa DepEd na yun nga po na pag-usapan ninyo para maging opisyal na po yung pag-uusap na yon. Okay, ma'am? Opo, sabihan na lang po ako kung kailan po at saka saan po, sir. Opo. Ma'am Milita, maraming salamat po sa tanong binigay niyo sa amin. Opo, thank you very much po, sir. Okay. Paano niyo po nalaman na may pamamahiya palang ginawa itong guru niya sa anak niyo? Saan niyo po nalaman? O mismo anak niyo po ba yung nagkwento sa inyo? Hindi po nagsusumbong yung anak ko sa akin. Bali po yung kaklase niya, yung nanay niya po nagkataon na nandun sa eskwelahan nila. Etong nanay, nandun siya, nasaksihan niya yung nangyari sa eskwelahan. Bali po, nung nangyari yon, syempre CCTV, wala namang audio yan. Kaya po, sinama po rin namin siya ngayon para po sana makapagsalita din siya kung ano pa yung mga sinasabi ng teacher na yon sa anak ko. Lalo pa yung mga sinasabi niya, Paul, para sa isang grade 2 na bata, sasabihan mo ng ganun. Hindi maganda yun, di ba? Kahit naman kanino gawin yun, hindi naman matutuwa sa sinasabi niya. Nung nakita niyo po ba siya nung pagkatapos ng nangyaring insidente, nung uwian na, matamlay, kamusta po ba siya nun? Okay naman po siya, kaso lang, nung tinanong ko siya kung totoo yun, kasi nakarating na yung balita sa akin eh, umiyak siya bigla. Siya dun siya naging emotional. Pati ako na rin, kasi syempre, nasa trabaho kami, mag-asawa, hindi naman namin akalaing gaganoon yung anak ko, di ba? Syempre, alam namin, pag magulang ka, pag once na hinatid mo yung anak mo sa gate ng school, okay na, safe na, di ba? Tapos, mismo sa room niya, gaganunin siya, papahiyain siya. Eh, anak ko nga, hindi ko pinapahiya sa labas yung papahiyain niya. Nung ito, nung sabi niya po, umiiyak na yung anak niyo nung nakausap niyo siya, anong sinasabi niya sa inyo? Pinamin ko siya, umamin siya. Sabi ko, matagal ka na ba ginaganyan, teacher mo? Nung ginaganon daw siya, medyo matagal na daw yun. Nung inano siya, matulis yung kuko, tapos gaganon sa ulo, ikaw ang ganyan-ganyan. Tapos, sinabi niya na, umuo siya, tumango siya. Sabi ko, bakit di ka nagsasalita? At natatakot ka magsumbong? Sabi ko. Tapos sabi niya, tagal niya sumagot. Sabi niya, tatakot siya, di ba? Pero mali talaga yun eh. Sa isang professional na teacher, hindi dapat ganun ang trato mo sa isang estudyante mo. Kamusta na po siya? Pumapasok pa rin po ba siya sa school? Ngayon, hindi po siya nakakapasok. Gawa ng iniisip namin pagbalingan niya yung anak ko. Oo, takot-takotin niya. May mensahe na lang ba kayo sa kanya na ngayon nanonood siya since hindi niya na po siya ipapakulong, tapatanggalin niyo na lang po siya sa serbisyo. Nung sinabi mo sa telepono, na sinabi mo may nakaaway yung anak ko sa silya kaya pinalabas mo siya. Unang-unang sa lahat, sinungaling ka. Sinabi mo may nakaaway, nandun yung nanay na witness namin, kasama nga namin eh. Wala siyang kaaway nun. Saka paano siya magkakaaway nun? Eh kakaumpisa pa lang nun, kakakyat pa lang nila, 12 o'clock, kakakat nila ng room. Magkakaroon siya ng kaaway sa upuan niya. Kaya dito kami lumapit kay Sir Robbie para yung ma-process namin, yung tamang action.